isang nanay po na taga Pangasinan, lumapit po sa Tutok Tulfo Reload, humingi ng ayuda dahil yung kanyang anak ay itinakas ng ama, dinala sa kanila sa Mindanao. My goodness! Si nanay alang pamasahe ay kagad ho lumapit sa Tutok Tulfo Reload. Kami naman ho ay nag-assemble ang aming team at tinakbo ho ito sa tulong na rin ng ACCIS party list na pinamasahian si nanay at yung anak. Nabawi po namin ang bata. Salamat po. Salamat po sa DSWD Iligan. Salamat po sa PNP Iligan. Salamat din po sa ACCIS party list kay Congressman Yap. Anyway, ito'y paalala natin kayo mga mister ha, ali kayo. Matitigas talaga ang ulo nyo, eh. Tutuktukin ko lang ulo ninyo. Ito, eh, pinapangganito ko lang. Ito ang gaganito ko sa ulo ninyo. Sinabi na ilang beses nasa batas natin, nasa family code. Ah, makinig kayo. Yung mga mister dyan na hiwalay sa mga asawa, nangungulila sa kanilang mga anak, pag 6 years old and below ang anak ninyo, na kikasal ka kihindi, ang bata dapat nasa kustodiya ng ina. Maski na yung nanay walang trabaho, hindi mo pwedeng sabihin, ako may trabaho ako, Boss Erwin eh. Mapapakain ko yung anak ko, mapapaaral ko. Wala akong pakialam. Kahit na ikaw pa ang may-ari ng buong Pilipinas, ikaw ay Bulkiya o ni Donald Trump, kung sino kang tao ka, kahit na yung pera mo kasing dami ng tubig sa dagat, ayon sa batas, at yung asawa mo, yung nanay ng bata, ay walang trabaho, ang bata, 6 years old and below, nasa kustodiya ng nanay. Yan ang nasa batas. Pagtanungin mo ko, bakit ganun, sir? Eh, yun ang napag-usapan sa Kongreso. Dahil na pagmuni-muni ng mga mambabatas natin, ang ina ang may karapatan na mag-alaga. Matapos niyang dalhin sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan niyang bata, eh, mga lalaki kasi tumusok lang. Ang nanay ang kumarga ng bata. Matapos matusok, kinarga yung bata for 9 months. Entonces, ang sinasabi ng mga mambabatas, may link yung nanay at bata. Diba, nakakabit yung pusod nila, pinuputol. Kaya kahit anong gawin mo, yung bata ay nasa aina dahil sabi ng batas natin, mas may kakayahan ang nanay alagaan ng kanyang anak. Walang nanay na magpapakain ng ahas at lason sa kanyang sanggol. Ang tatay pa pwede. Oh, yun ang sa batas. Kaya kayo, na mga nagbabalak-balak dyan, na 1-2-3 ang anak ninyo sa asawa ninyo o kalibin ninyo o girlfriend ninyo, wag na. Bawal yan. Kahit na mayaman ka pa. Dahil pag lumapit yang nanay ng bata sa amin, hahabulin kita sa dulo ng mundo. Ha? At wala akong pakialam kay pulis ka, kay militar ka, kay politiko ka, mayor ka. Dahil the law is the law. Sinasabi sa family code yung anak, 6 years old and below, sa nanay. Except, pag ang nanay ay nakakulong, or yung nanay may diferensya na sa pag-iisip, yung nanay may contagious disease, nakakahawa, pwede na si tatay pumasok. Or namatay na yung nanay, pwede ka nang pumasok. Walang karapatan ang lolo-lola. After ng nanay, ganito yan eh. Pa-nanay, after ng nanay, pag namatay si nanay, nagkasakit, nakulong kay tatay. Yung lolo-lola, wag niyong sabihin kayo rin, makialam, eh, apo namin ito, yung nanay yan, anak namin. Hindi. Pupunta sa tatay yung bata. Ay, hindi, kasi may bago na siyang asawa. Wala rin sinabing gano'n ng batas. Ha? Sinabi lang batas, i-turn over niyo sa ama. Unless kung ayaw na ng ama. Number 3. Ayon din sa family code, mga ama. Kahit hindi kayo kasal, sabihin na natin, nabuntis mo lang yung babae na yan.
base sa family code, so sustentuhan mo yung bata na yan. Whether kasal kayo o hindi, yan ang sabi ng batas. So ordered. Ayun ang sabi. Eh, batas yun eh. At pag hindi mo sinusustentuhan, ha? Aba, ang kaso mo ay pagpapabaya sa anak mo, which is violation of the family code, which is masisentensyahan ka ng kulong. Ha? Aresto mayor. O, ha? Eh, pag-usapan namin sa inuman kagabi. Anyway, bayan, seriously ho, ha? Alright, 11:22 a.m. Nabawi po ng mga otoridad ang isang 3 taong gulang na bata na dinukot at itinakas papuntang Iligan City ng kanyang sariling ama mula sa kanyang ina na nakatira sa Pangasinan. 2 linggo na ang nakalilipas. Sa tulong po ng Tutok Tulfo Reload, kasama na rin ang AXIS Partilis, nabawi po namin ang bata sa isang liblib na barangay sa Iligan itong Sabado. Ang madandaming tagpo sa aming eksklusibong report. Nitong nakaraang linggo, umiiyak na lumapit sa tanggapan ng Tutok Tulfo Reload si Sarah Jane Season, residente ng Pangasinan. Sumbong niya, dinukot ng kanyang dating kinakasama ang kanilang 3 taong gulang na anak at tinangay papunta sa Iligan City. Nagpaalam lamang daw ang tatay na si Jicky Royles na ipapasyal ang anak pero may plano na pala itong itakas ang bata. Gusto ko mabawi yung anak ko kasi yun na lang yung meron ako, sir. Iisa lang yun. Wala naman akong alam na ginawa kong mali para kunin sa akin yung bata. Kaya ang sakit-sakit lang na 3 years old pa lang yun. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng Tutok Tulfo Reload. Kaya sa tulong ng AXIS Partilis, agad lumipad ang aming team patungo sa Iligan para samahan ang nanay na mabawi ang kanyang anak. Pagkarating ng aming team noong Biyernes ng gabi, agad kaming nakipag-ugnayan sa mga kawani ng DSWD sa Iligan. Nagpunta nga talaga kami kasi we have to ask mga informations ba regarding na pinagawa. Pagkatanungan naman din ako kung ano talaga yung ano nila. Oo. Sabado na umaga, agad kaming nagtungo sa pulisya para humingi ng tulong para sa rescue operation. Kasamahan ko na lang sa Ilang saglit lang, tumulak na ang aming team kasamang AXIS, DSWD at Iligan PNP para puntahan ang kinaroroonan ng inireklamong ama. Una naming pinuntahan ang bahay ng tatay sa isang liblib na barangay sa Iligan. Pero umalis daw ito para ipasyal ang anak. Agad pinuntahan ng pulisya ang tinurong direksyon ng pamilya. Ilang minuto pa nga lamang, nakasalubong na ng aming team ang mag-ama na nakasakay sa isang motorsiklo. Dito na hindi napigil ang emosyon ni Nanay Sarah na agad pinuntahan ang anak. Okay, relax ka lang. Relax. Tony. Anak. Hindi na nakatanggi ang tatay sa kanyang ginawa. Hindi na kami nagkakaintindihan, sir. Buhat nga nung ano. Di, yun yung naisip ko kasi sabi niya, wailing na rin din talaga siya makipaghiwalay sa akin eh. Alam na mag-usap tayo? Ako ba, pinausap mo, nangilayo mo siya? Hindi naman na. Tapos na ngayon na, kukunin ko yung bata sa'yo, papaalam pa namin eh. Pero sa huli, bumigay na rin ang emosyon ng tatay matapos malaman na muling mawawalay sa kanya ang anak. Paliwanag naman ng DSWD, mas may karapatan talaga ang ina sa bata. It is the right of the mother, lalo na minor pa yung age ng bata. At saka under the care pa ng mother ang bata, kahit 3 years old pa man ang bata. And the father, if mo refuse siya to give the child to the mother, she might be kwan, ma-charge of kidnapping. Sa presinto, hinayaan ng pulis at DSWD na mag-usap ang dalawa. Sa huli, pumayag si Sarah na pwedeng bisitahin pa rin ni tatay ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Pangasinan.
Matapos makabalik sa Maynila, todo ang pasasalamat ng nanay dahil nabawi na ang kanyang anak. Siyempre po sir, unang-una po sa kay Sir Erwin Tulfo po sa tulong na binigay nila. Ganun na din po sa ACCIS. Sa inyo na din po sir na sa pagtulong sa akin para makuha siya. Maraming salamat po. Nasasabi mo na? Thank you. Thank you. Nga doon sa mga ama, wag na, ha? Yung mga nagbabalak-balak dudukutin ang anak nilang babae, lalaki. Pag 6 years old and below yan, negative 7, ilaban mo na sa korte. At may panalo ka pa siguro. Pero pag 6 na taon hanggang 0 years old, no. Number 2, hindi mo rin pwedeng sangkala niya. Pag hindi mo ibibigay sa akin, hindi ko sustento ng bata. Uy, may batas dyan. Pag hindi mo sinustento ang anak mo, ha? Child abandonment ang tawag dyan. No. Aba, hindi mo pwede sabihin, hindi naman kami kasal niya si Erwin. Uy, pag nakapirma ang pangalan mo doon, nasa birth certificate, ha? Miko Kalongi. No. Ang bata, si Mika Kalongi. Yung nanay, ha, si Beatrice, kung sino man dyan, si Rosana Roses, ha, maski ibang apelyido, o sabihin natin yung bata, ha, si Miko Roses, yung tatay, si Miko Kalongi, maski na magkaiba, nakalagay doon, father, pumirma ka doon sa father, at father ang aabutin mo. Magbayad ka. Eh, ganun lang talaga eh. Nasa batas ho yun. Hindi po gawa-gawa ni Erwin Tulfo. Hindi po gawa-gawa ng police, ng DSWD. Ang mga mambabatas natin ang may gawa noon. Pinirmahan, dumaan sa Senado, inaprubahan ng Pangulo. Iyan po ang tinatawag na Family Code of the Philippines. Nandyan po yan, Republic Act. At pag sinuway mo yan, kulong ka. Aresto mayor. 6 na taon pataas. Hindi naman ka makakasuhan ng pagdukot dahil anak mo yon. Pero wala kang karapatan na kunin yung bata na yan. Sustentuhan mo yung bata na yan dahil anak mo yan. Maski na girlfriend mo lang yung nanay. Maski na hiwalay kayo. Marami ngayon akong alam, yung kumpare ko. Yung nanay is si Zara from Zamar daw. Sabi ko maski na tiga Zara of Zamboanga yan, ha? Na anakan mo, sustentuhan mo. Maski na si Aling Patring yan dyan sa Quezon Avenue na nakatambay paggabi na nakashort, sustentuhan mo. Pag nakapirma ka doon sa birth certificate, ha? Maski na ibang apelido ng bata. Ay nako, naway magsilbi itong aral sa mga kalalakihan. Tandaan, 6 years old pababa, hindi nyo pwedeng pakialaman kunin yung anak ninyo. Maski na sabihin pa nating papa's girl, naghiwalay kayo o iniwang ka. Ito pa. Maski na nagloko yung babae, maski na iniputan ka sa ulo, wala ka pang karapatan din na kunin yung anak mo. Because, ay gusto mo, mag-congressman ka. Baguhin mo. Dahil walang nakalagay sa batas na kukunin mong anak mo dahil iniputan ka ng asawa mo, niloko ka ng babae. No. Batas is batas. It doesn't say there. Kung paano kayo naghiwalay, kung ikaw ang hiwalay, hiniwalayan ka, niloko ka. Wala. Nasa batas lang sinabi, 6 years old and below, i-turn over mo sa nanay. Pasyalan mo, dalawin mo. Ayan ang masaklip, ang masaklap. Dahil naiputan ka na sa ulo, susustentuhan mo pa yung bata. Yung iba, may kilala ako may kasama na yung misis niya, binibilan niya nalang yung bata ng diaper, pagkain. Kasi daw, ang susko niya, sir, pag binigyan ko naman ng pare ng pere, baka mamaya, naglabing-labing, nagpunta lang sila sa motel ng babae. Sabi ko, pare, wala kang magagawa. Sige, padala mo ng diaper, gatas yung pangangailan. Kwentahin mo na lang.
Sabi ro ng nanay, 100 piso bawat kain niya, 300 na din. Sabi ko, ang lakas naman kumain yan. Sabi ko, baka 2 bunga nga, 3 bunga nga na, 100 na yan. Ay, naku ba yan?